Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanan ng Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenyas na Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ang Baluarte. The Millennials Choice, yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. Sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Ito po.
face full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. Los Angeles. Ito po ang iRadio araw po ng Thursday. Ay, tama, Thursday na lang tayo na. Wednesday dito. Wednesday. Oh, Thursday dito, Thursday na sa kanila. Bilis ng panahon, parang hinihila na lang, matatapos kalahati ng ano, no? Ang January. Susunod niya, February. At alam mo na, pagdating ng Pebrero, ibig yes. sabihin yan, ano? Alam mo na. Happy birthday! Maraming birthday celebrant. At, syempre. Leap year. Ha, diba? Oo. Ang galing. Maraming. Kaya yung magbabirthday ng February 29, this is your time. Yan. This is the time. Happy birthday. Ah, January 17. Parang, kailan ba tayo dumating? Parang kailan lang. Dalawang 2 weeks na pala nami-miss ko tuloy yung mga taho dyan. Ano. Anyway, bumati ka na, crutch. Okay. Bago ko gutumin. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Salamat sa Panginoon. At in spite of may mga nararamdaman tayo, nandito pa rin tayo. Katulad sa kagabi, nagising ako ng 1:30 because I wasn't feeling well. Nagkakaroon ako ng nausea,
I felt like vomiting, tapos nahihilo, etc., etc. Imagine, nagpakonsulta pa ako dun sa aking pamangkin sa Pilipinas through Messenger. Ayun, epekto daw nung gamot ko. Ayun, so ginawa ko, sabi niya, kain daw ng something masamit. Masamit. may kiyon, may pangasinan mayanaya, masamit. Matamis. Matamis. Something matamis. Sabi ko, wala akong matamis. O kaya kakain ng yung, ang tawag doon? Antacid. Ayun, kung nakakarandam kayo ng ganon, na nahihilo na ano sa gabi, ganon, mag-antacid or... Sinisikmura. Oo. Then, ginawa ko, uminom ako ng warm water. Pinilit ko makatulog. Ano na ako nakatulog? Mga past 2. 2. 2 o'clock. Mm. Ayan. Anyway, thank God, eto pa rin tayo. Ayan. Wala naman ako magagawa. Yun ang ano eh. Epekto ng gamot. Kailangan ko mag-gamot. Oo. Pero pag tuloy-tuloy yun, ititigil ko yun, di ba? Pero sabi niya, I started Saturday, then now is Wednesday dito, 1 to 2 more days. Ano kasi yun eh, yung tawag dito, hindi pa nagsising in sa'yo yung gamot. Sabi nga. Kaya hindi pa gamay sa iyong katawan. Mm-hmm. Pero ang hirap. Mm-hmm. Pero thank God talaga. But anyway, hindi halata, no? Pero sinisikmura ako. Yeah. Anong mga ilaw yan? Nakakasilaw. Siyempre, ano yan? Ilaw natin dito. Ay, ganun. Oo. Okay. Okay. Parang wala akong makita. Okay. Hello, hello, hello. Okay na lang yan. Okay lang. Sige. You are not allowed. Saksi mo. Anyway, magandang. Umaga po sa inyo lahat. Hope everybody's doing well. And lahat tayo. Basta, unahin natin tatawagin ng Panginoon, syempre. Siya ang una. Sabi ko, Lord, ipuhin mo ako. Tanggalin mo na yung pakiramdam kong ito. Para po makatulog ako. Yun, so, maya-maya, nakatulog na siya. Maya-maya, nakatulog naman. Thank you, Lord. Thank you talaga, grabe. Pero, mahirap. But anyway, ano naman, hindi ko masasabing malayo sa bituka. Kasi nandun sa bituka. Kailan lang ano, ganun lang. Alright. So, alright, good morning, good morning. Good morning. Ayan. Kayo ba'y nagkape na? Kayo ba'y... Ibalik mo daw yung ilaw, maganda yun. Namalengke na ba kayo? Ayan. Ano, sana'y kumain na kayo, nag-almusal na kayo. Okay na yung kumain na yung mga bata. Getting ready for school o yung iba'y pumasok na sa school. So, ingat-ingat lang po. Ano pa? Ayan. Para makabalik sa bahay ng... malwalhati, walang anuman nangyayari. Ayan, diba? Yeah. Okay. So, una sa aking listahan. Okay, si Mary Grace Cabigting, magkakape pa lang ngayon. Mary Grace. Ayan, si Mary Grace. Hindi ako nakakain ng Mary Grace. Yan. Kumain pala tayo. Dalawang beses pala sa Mary Grace. Ayan, sandali lang ha. Susunod na sasama natin si Mayor Grace para makalibre tayo. Sino? Oo nga, no? Para maka-discount. Ayan. Okay. Sandali lang po. Okay. And hello kay Erica Andres Velasco. Maridette Gamos. Good morning. Mel Cruz. Good morning din sa inyo po. Rachel Joy Bonete. Lynn Sales. Ayan. Lynn Sales. Nasa ano siya ngayon? Nasa nagpapa-check up daw. Ingat-ingat lang yan. Dino? Si Lynn. Lagi naman nagpupunta siya ng ano. Pa-check up. Ayos. Ding Pascua from Dubai. Good morning, Ding. Hello, ka. Ayan. Good morning. Inga. Okay. Hello rin kay Lorelyn Sirato. Good morning, Lorelyn. Okay. Sino ba to? Mary Joy Ramboyo. Hello. Pastora Ellen Gonzalez. Pastora Ellen. Pastora Closer Cordero. Pastora Closer. Siyempre, si Mami Aileen.
Mommy Irene. Mommy Irene. Ang pinanganak na Manalo. Manalo. Si Ann Morales Gravet. Susan Bitonio Purpose. Joyce Mendoza. Alaga mo na accent. Mendoza. Joyce Mendoza. Yun. Ayan. Si Rocky Horfilia. Rocky! Rejoice Horfilia. Anong balita na dyan? Marichong Gamas. Tina Tavernilia. A.R. Santiago. Si Sai Heart. Ayan. Thank you daw sa prayer. Makakalabas na sila nila. Okay, taon na. Ayan na. Sinasabi ko niya. Thank you daw po. Prayer really works. Amen. Prayer ng Diyos. Praise God. Praise okay. God. Si, ano pa rin? Si Brother Sammy Santos. Ayan. Ayan. Yan ang mga kasama natin mamaya. Maridet Gamos. Sa Ambo. Ay, nabasa ko na pala siya. Negra Pepita. Elaine Gonzalez. Jan Valenzuela. Si Jen, Maring Jen Nunez. Marife Baldovino. Yvonne ng... ano ba ito? Langit Street. Yvonne Ustiniano. Josie Recuero. Langklang Ramacula. Sister Myrin Tuanang. Marites Ignacio Gabayno. Okay. Okay. Sabi dito, everyone po, yung paraffle for a cost ni Pastor Sammy ko hanggang January 20 na lang. O pwedeng bumili ng ticket. Yun ang update, Mrs. Jen. Aba, si Mary Grace Gamayon na nagsasabi. Okay. Thank you din po sa prayers. Nakapasok na po si Pastor sa work. Oh! Okay, magaling na siya. Nagkasakit ba si Pastor? Sino? Si Pastor Kiko. Oh. Usong-uso talaga. Ay, yung mga trangkaso. Ingat-ingat po tayo dyan. Dito, ang daming may COVID. Mawawala, babalik. Mawawala, babalik. Kaya, ingat tayong lahat. Ngayong panahon okay, na hindi na natin alam. I know. Marites Brodefty. Magtutukong pa lang ako ng bigas para magkape ako. Aba! Sarap yun, no? Ayos yun, ah. Kape yung bigas, di ba? Yung rice coffee. Rice coffee. Sarap yun. Hello, hello rin kay Lala Carmina. Hello, Lala. Hello, Lala. Magandang umaga sa inyo lahat. Mapriso ka. Okay. Masama talaga. Medyo humihina na ang lamig. Hindi pa. Pero nagkakaroon ng ano, kasi mga kati-kati pag may ano na. Yung naghahalo yung init at lamig. Nagdadry yung skin. Parang may tinitus-tuso. Pero okay pa rin naman. Malamig sa umaga, malamig pa rin. Kaya kailangan takip na takip. Para importante ito. Ano yung ating mga likuran, yan. Dito, naglalagay. Wala na akong ano, anong tawag doon? Lotion. Hindi, wala na akong ano dito, ano ba tawag doon? Basta yun na. Basta tinatas ko yung zipper ng aking jacket. Wala ka ng leeg. Hindi, wala nang kwan. Ano ba yun? Nakakalimutan ko na. Yung aking shawl, yung aking, yun na ito. Kasi matagal na akong dinagagamit. Tao ba yan? Tao? Hindi. Lugar. Hindi rin. Hayop. Hindi. Hayop. Pagkain. Hindi. Hindi rin. ano yan? Wala. Ay, nako. Sabi ni Mary Grace, dito bumalamig kaya. Nagdadalawing isip ka po kung maliligo ba o wag na. Kasi malamig dun pag January ng February. Ako, may style ako. Pag ako yung nag-shampoo ng hair, kasi hindi naman ako everyday nag-shampoo. Every other day, hindi naman nadudunan yan. Sa gabi. Ayan. Sa gabi, tapos, para kinabukasan, hilahilamos na lang. The following day, doon naman ako maligo na umaga. Katawan lang. Ganun lang. Huwag niya parating,
shampoo ng buhok. Pero depende sa activities niyo sa mag-ahapon, ha? Pag nasa labas. Oh, pag nasa labas kayo lagi, ganito ganun. Siyempre, hugasan. Conditioner na lang. Mahirap lagi siya na shampoo. Basta mawala yung, ano, wag lang mangangati yung mga anit nyo. Pag nangati yung mga anit nyo, lagyan nyo na ng coconut oil. Yan ang aking ginagamit. Coconut oil. Yun mo na masahe ko. Pag mag-shampoo ako kinabukasan, yung coconut oil, nilalagay ko ganyan, no? Ginamasahe ko yan. Itutulog ko yon. Tapos kinabukasan, pag ako'y maliligo, parang hot oil lang dati. Oo, maganda. Maganda. Hindi gan. Normally naman, pag naliligo tayo, naglalagas ang buhok, no? I think we're losing like 100 strands of hair every day. Normal yon. Yan. May tumutubo naman. Pero depende sa edad. Pag ako puno ng buhok ko po'y sobrang kapal. Eh ngayon, syempre, nagkakaedad na. Syempre, mababawasan na. Ayan, diba? Diba sis, wag masayang kasi ang tubig. Oo nga naman. Okay, okay. Ayan ha, forever young tayo daw. Dito po, hi, Sister Lala. Good morning sa inyo lahat. And hello rin kay Darwin Ibay. Darwin. Hello, Darwin. Ibay. Good morning, Darwin. Hello sa inyo dyan, sa opisina nyo, yung mga binasa natin kahapon. Basahin natin, baka sakaling nandyan sila, o diba? Kala nyo, di ko sinulat yun, ha? Sinulat ko yun. Kunin niya kayo sa opisina, ha? Hello kay Ais, at binasa. Lillian Fernando, Loris, Brazil. Brazil, Escobar, Brazil, Cruz, De Jesus, and Liam Chudora. Tama. Tama ba ako? Okay. Good morning sa inyo lahat. Marami ng mga nasa office ngayon at yung iba'y papasok naman sa school. Wednesday, Thursday na sa kanila ngayon. Yes. Alam niyo ba, nakakamiss ang Pilipinas. Miss na miss na namin. Ay, pag kami nagmama niyo, nag-uusap kami yan. Tunggol sa Pilipinas lang. Wala. At ang aming music sa kotse ay walang katapusang Christmas song. Tatlong linggo kasi ako nawala. Kaya 3 weeks niyang ano yan. May parol pa ako dun. May parol siyang maliit. Okay. Sabado tatanggalin ko na yun. Uh-huh. Okay. Papalit ako naman New Year naman. Chinese New Year. Hello, Jerry Carpuz. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Jerry Carpuz. Hola, hola, hola. Ay, yun diba yung nag-aano na. Kumakain sila ngayon. Marichu Gamos. Nabasa ko na ba siya? Yung. Tsaka yung... Ay, nag-aaya ng kainan ko si ano. Si Joyce Mendoza. Ano ulam? Marivic Lejano Corpus. Tapsilog. Yan, sa mga namimiss uli. Ayan, dito. Pero tigil ko na yun eh. Hindi na. Wala na. Negative na tayo sa mga ganyang bagay. Mataas na. Goodbye na sa masasarap na. Pakonti-konti. Di ba? Konting minsan-minsan na lang. Minsan-minsan lang. Ano eh? Sabi nila, konti-konti lang. Bawal mo. Hilda Corpus! Biro niya, kinakain ko na lang dito tuwing umaga yung everyday salad. Green salad. Pero kanina bumili kami ng ano, yung luto ng pakbet at saka bamus. Ayun. Hindi pa naubos yun. Babaunin na lang yung kanin namin pakbet. Ganyan lang, kapiranggot na. Happy pa kami dalawa. Konti lang, konti na kung halos hindi na ako kumakain. Pero sa Pilipinas, ano, talagang... Ang dami kong kinakain doon, kaya bad ako talaga. Para nakabulletproof. Para di siya tinatablan. Hello kay Erica Cachuela. Hello. Galing sa Marvick Lejano Cruz. Ng mga ginakis, Erica Cachuela. Ayan. Good morning. Batang puso ang aking ulam, sabi naman ni Joyce Mendoza. Batang puso? Ano? Saging lang ang may puso. Ano? Ano yun? Batang puso. Ano kung badyahan? Batang puso ang aking ulam. Baka yung puso ng saging. Diba? Hello
Ang Cleopi Cabrera Dumlao sa Batang, from Sanawang Batangas. Eh, good morning sa iyo. Ay, birthday na ni Ito. Pupunta kami niya sa Sabado. Sabado. Hindi pwede na Sunday. Hindi pwede na Sunday. Sabado. Hello, Batang. Shout out tayo dyan. Magsisimba kami sa ano. Alam mo na. Simbang gabi. Hello, Denkai. Bernard Manalo. Hello, Bernard. Hello, Bernard. Good morning, good morning. Bye-bye, nakain na ng manok. Hala, eh, siya, tonight. Ayun, eh, kung kayo kayo nakain na ng manok, ako'y hindi pa. Ay, shout out sa mga balisong dyan. Hala, siya, tunay ka. Yung mga reyna ng balisong. Siyempre. Ay, nako. Pagkaganireng na malamig ang panahon. Oo nga eh. Ang hirap matulog na. Kaninang umaga, makulimlim, hindi lumabas ang haring araw. Sabi ko sa opisina, parang gusto ko nang umuwi. Talagang yung panahon, wala talagang ano, malamig. Paglalabas, naghulog na ako ng mga minel ko mga cheque. Napakalamig. Kailangan magja-jacket ka. Pero eh, ano man ako yung makulang manok. Okay, so, jalan kayo ha. Mamaya si Kaambo. Si Kaambo ba mamaya? Kaambo! Siya ba? Oo. Oh. Sure? Sure. Okay. At bukas naman, nagpalit ng schedule si Pastor Jamel at si Pastor Maridet. Kaya bukas, si Pastor Maridet Bermeo. Ayan. Ayan, maham. Si Brother Jamel daw. Parang kailan lang, no? Ang bilis ng panahon. Oh, parang isang taon na uli. January. Umpisa tayo uli. Pagkatapos ng January, February, bali, 11 months na lang. Pasko na naman uli. Bilis, ano? Pagkatapos ng February. Ay, di March. Oo, oh, di 10 na lang. March, April, birthday mo na. Yung susunod niyan eh. Mamaya. All the week. Mamaya nasa Berber na tayo. Semana Santa, di ba? O, tapos, Mayo. Hello, Coco. Shout out tayo kay Coco. Ang lakad daw ng topak ngayon. Hello, Coco. Coco na yung topak. Si Coco. Baby Coco. Hi, baby Coco. Why may topak ka ngayon, sabi ni Mami. Huwag ito topak, ha? Coco. Hello, Coco. Coco, achi-chi-chi-chi-chi, Coco. Kala ko si Crunchy. Hi, Crunchy! Si Crunchy yung aso. And hello rin kay Odette Candelaria Perez. Ayan, from Santa Clarita. Ayan, Odette! Hi, Odette! Good morning! Ito dyan! Ay, good evening pala. Magandang evening! Kamusta sa high-firing Oggs? The Oggs, the Pogs! Nanahimik daw dyan. Koko, koko! Koko! Hello kay Kit Kylie Kelvin. Kate Kylie Kelvin. Kilala ko to. Yung bata noon na nagkasakit. Nandiling nasa Coco Banana. Ah, hi daw. Hi, Coco. How are you, Coco? Sino Coco? Anak ni Joyce Mendoza. Ah, kala ko si Coco Martin. Nanaluno sumasaya sa umaga dispatchadora sa gabi shy bonggam bongga. Hello po Rosario Lising. Rosario Lising, magandang umaga bayan. And hello rin kay Ate Berna from Navaliche. Aya, kamusta na dyan? Ikaw ba ay nagpa-check up na? Paki-update mo naman ako. Okay. Yeah. Elaine Gonzalez. Hello, Elaine. Sa umaga, dispatchadora. Sa gabi, shy. Bonggam-bongga. Nasa Coco Banana. Ayaw ko na yan. Layo mo sa akin. Ang sarap. Ay, hindi. Ang sarap. Hindi masarap yan.
Ayan. With somebody. I wanna believe in somebody. Ano ba ko? Hello, Elaine Gonzalez. Ito po ang iRadio. Ang linitod para sa amin ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan, magbabasa tayo ng Beating Stress. It's been a while na hindi tayo nagbabasa nito. Okay, basa tayo ha. Marami, marami ditong dapat nating isapuso mga salita ng Diyos na minsan eh, nakakalimutan natin. Ito siya. Okay, His promises. Yan, promises ni Lord yan. In Psalm 18:30, ito ang hinahayag ng libro. As for God, His way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. O, diba? Totoo naman talaga eh. Si Lord ang ating protection kasi pre-namis niya yan sa atin. And sabi dito sa aklat, what do you expect from the day ahead? Are you willing to trust God completely? Or are you living beneath a cloud of doubt and fear? Ayan, nangyayari sa atin yan, diba? God's word make it clear. You should or we should trust Him and His promises. And when we do, we can live courageously. For thoughtful Christians, every day begins and ends with God's Son and God's promises. When we accept Christ into our hearts, God promises us the opportunity for earthly peace and spiritual abundance. But more importantly, God promises us the priceless gift of eternal life. Diba? Ang daming promise sa atin ni Lord. All we need to do is just to trust Him and completely let's give our hope sa ating Panginoon. Kung ano man ang mga nangyayari sa buhay natin, ang mahalaga, itatrust natin siya kasi nandito na siya sa puso natin, di po ba? Inaccept na natin siya nung ating siya inaccept. So, yung tinatawag na promises us the opportunity for earthly peace and spiritual abundance. Sometimes, especially when we find ourselves caught in the inevitable entanglement of life, we fail to trust God completely. Ang ibig sabihin niyan, pag may samot-samot na mga nangyayari sa ating buhay, mga kung ano-anong achuchuchu, mga problema, mga pagsubok sa buhay, nawawala na yung trust natin sa Panginoon. Huwag po. Eto na naman ako, sasabihin ko, okay, madaling sabihin, pero mahirap gawin. But, kung ang Panginoon ay nasa atin, hindi makukuha yung joy sa puso natin ng kaaway. Ayan, wag nating papabayaan. So, yes. Pag nangyari yun, minsan yung mga, alam, ang ginagawa ko, I listen to spiritual songs, mga Christian songs. And then I pray, i-rebuke natin yun. I-rebuke. Gamitin natin yung pangalan ni Kristo, by the blood of Jesus. Sabihin natin, demonyo ka, umalis ka sa utak ko. Kasi pinapaglaruan niya yung utak natin, di ba? Are you tired, discouraged, fearful? Be comforted and trust the promises that God made to you. Are you worried or stressed? Be confident in God's power. Do you see a difficult future ahead? Be courageous and call upon God. He will protect you and then use you according to His purpose. Are you confused? Listen to the quiet voice of your Heavenly Father. He is not a God of confusion. Talk with Him, listen to Him,
Trust Him and trust His promises. He is steadfast and He is your protector forever. O, diba? Tama yun. Here are some great thoughts from mga iba't ibang tao. Joy is not mere happiness, nor does joy spring from a life of ease, comfort, or peaceful circumstances. Joy is the soul's buoyant response to a God of promise, presence, and power. Gather the reach of God's promises and which can strengthen you in the time when there will be no freedom. Ayan, stress buster natin. Do you really trust God's promises or are you hedging your bets? Today, think about the role that God's word plays in your life and think about ways that you can worry less and trust God more. Yan. Sabi, bawasan natin ang pag-worry. Instead, trust God. Kasi worrying po ay isang kasalanan. Kahit ako naman nag-worry ako. And then I realize and then I ask God's forgiveness because mali yun. Yeah, I worry, of course, a lot of times. But when I think about God's promises, I ask forgiveness. Sorry po, Lord. And then, later on, magiging okay. Hindi ko naman totaling okay. But you can feel that God is with you. Gagawa siya ng paraan. I have a testimony sa inyo. When, nung time na bago kami uuwi sa Pilipinas, yung sister ko, binigyan niya ako ng amount for my baon daw. But actually, I used it for dyan sa ministry. And then, pinadala niya sa ibang, hindi yung Zelle, kundi parang GCash, di ba? Zelle naman dito. Hindi niya doon pinadala yung isang klase. Yung Venmo, which is hindi ko naman na ginagamit. But ate, sabi niya, you still have an account in Venmo. Okay, doon mo nalang ipadala and I'll just transfer to my bank account. So, pinadala niya doon, $100. And then sabi ko, oh, sabi mo 100, bakit lumalabas na $220 to? Ay, hindi ko alam. 100 lang ate ang binigay ko. See, saan nanggaling yung 110? Tama ba ko? Saan nanggaling yung 120? Hindi ko talaga alam. As in, hindi ko alam. Kasi years ago, naginamit ko yung Venmo. So, may pera ako doon na hindi ko alam. So, sabi ko, oh, thank you, Lord. So, dinagdag ko po yun sa binaon namin dyan. O, oh, diba? So, God provides even if you don't ask, but He knows our needs. Yun. Something lang to share. Maliit na bagay, pero malaki. Malaki ang naging tulong. Ayan po. Okay, Lydia Ruiz. Good morning po. Good morning. Ayan. Do you have... Okay. Alam ko ba yan? Ito po. Isang kantang... Kabisado ko ba o hindi? But God will lead me. Ayan. Sabi niya, when I look into your holiness, o diba? The reason why we're here is to worship the Lord. Diba? Yun ang original plan niya sa ato. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that's wrong become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your
the reason I live is to worship you. Sabi ng Panginoon, bakit tayo create is to worship Him alone. Ayan. Kasi God is a jealous God, diba? Siya lang ang ating i-worship, hindi ibang Diyos, Diyosan dyan. Siya lang ang Panginoon natin. Ayan. Naano ko sa kantang to. I actually, hindi ko ganong kabisado to, but sabi ko naman, basta para sa Panginoon, kakantahin natin yan. Hello kay Pastor Ike. Pastor Ike, good morning po. Thank you last night. Thank you po. Siyempre si Pastor Levy Kwanang. Congratulations ulit. Na-ordain siya. Ayan, magandang umaga po. Sino pa? Naka. Okay. Commercial muna tayo? Okay, isang commercial. Natatandaan mo pa ba nung kayo'y nagliligawan pa? Mga sandaling di mo my letter. Ang haba ng uso! Ang haba naman ng puso. Halos hindi na umabot. 2 years na po yung ano na yan. Yung advertisement natin. Yan. Ayan. Gusto ko lang yung hindi nakakabasa nito, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga comments dito ni Joyce Mendoza. Sabi niya, okay, asan na yun? Natabunan na nga ba kasi ng marami siyang sinusulat. Dito. Anyway, yung ating commercial po na ito regarding for okay. February 14, yan. Yung ating Valentine's Day celebration. Kung meron po kayong love notes, yung mga memorable stories ninyo dyan na gusto nyo i-share yes. dito sa ating programa sa iRadio, padala po ninyo yung mga pictures ninyo at saka tatawagan namin kayo. And then, istorya ninyo. O kaya, letter na lang. Letter, babasahin ni Mami Sweetie. Yan, babasahin niya yung story ninyo. No? With your pictures, ipopost yeah, po ipopost natin sa screen. Yan. Yan. Parang mag-voice over lang ako. Yan yung mapipiling nating magandang story dyan. O kahit na sinong ano natin. Oo, oh, siyempre. May papadalan po natin ng flowers. Uh-huh.
Okay, so, o kaya may konting cash. Gift kami sa inyo. May gift cash. Ayan. Yan, sabi ni Joyce Mendoza, mula nang makilala ko si Lord, nagkaroon ng kabuluhan ng buhay ko na akala ko po dati ay walang silbi. Oh, diba? Diba? Nababago. Nababago po ang buhay natin. Araw na mga nguso. Mwa, mwa, chup. Haba kasi ng nguso mo. Hindi ko naman ako ganun maliki. Okay. Well, since na malapit na ang Valentine's, meron ka bang... Bunuti mo muna yung ano mo. Ay nga pala, nakalimutan na natin. Ay, meron padala ng ano. Thank you, Lindsay. Celine Lazaro Rosale, Rosario. Ayan, thank you, thank you. Ayan, thank you po. Ayan, pupili, kasi naka-pink ako ngayon. Pipili ako ng pink. Ayan. Eto, hindi pa bukas yan. Oh. Yan, sabi niya, sobrang laki daw ng pagbabago ng buhay niya mula nang makilala niya si Lord. Amen. Totoo yan. Diba? Kaya, mag-attend ka ng mga Bible studies. Yan. Okay. Ito po, ang mga liham, mga short notes from our 4th anniversary na dinala namin dito sa Amerika upang basahin namin every day bilang pasasalamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa anibersaryo ng iRadio. Ayan, para naman sa atin yun. Oh, magandang umaga po. Thank you, thank you. Sino may napadala na yun? Sayang, pakikilala ko pa naman siya. Ayan. Ang isip ko'y gulong-gulo. Di ko alam ang gagawin. Hirap ako sa tabuli ng iyong pansin. Okay. Sabi ni Lala, malamang senior citizen yan. Nakalimutan ilagay yung pangalan. Grabe. Hindi ko pa naman nakakalimutan ilagay yung pangalan. Nag-Alzheimer. Pag nagano, nagka-type ako. Andun na kasi yung pangalan ko. Nag-Alzheimer bigla. Loko talaga ito si Sister Lala. Oh. Papadalan pa naman sana namin ng GCash. Hello kay Farah Cristobal. Hi Farah. Ayan. O Farah, hello-hello sa iyong mga kasamahan dyan. Hi Farah. Si Aiza Binlasa Lilian Fernando. Hello Riz. Rochelle, Escobar, Rosel Cruz de Jesus, Darwin Ibay at Liam Chudo. Darwin Ibay, ayun. Ayan. Welcome back. Oh. At siyempre, nandiyan din, si Glyza de Jesus Villarosa. Hi, Anna. Glyza, Jumadjao. Villa Rosa. Villa Rosa. Wala na yung jumadjaw. Alright. Mayor! 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 Ito, adik na adik to kay Jose Manalo. Hindi ah. Ay, baka makapiright tayo. Kay Wally ako, no? Hindi, walang copyright yan. Kinek ko na. Magla-lunch daw. Shoutout po sa... kasama ni Glyzan na si Mami Cecil. Hello po, Mami Cecil. Welcome sa iRadio. Sana nunod kayo. Yes. Ayan. Hello, hello. Have a good lunch. Enjoy your lunch. So malapit na? Huh? Hindi na tayo pwedeng kumanta. Pwede pa isa? Okay, maglagay na ka. Ano? Siyempre, love song dyan. Kakanta tayong dalawa. Ako na naman ang nilalagay mo siyempre sa... Grabe. Ikaw na gaya eh. Ay, ganun? Oh. Hindi, ikaw nga nagsalang eh. Ay, hindi. Wala ko sinasalang. Sinalang mo yun, di ko nga alam yun. Kinamas-kamas ko lang eh. Mekos-mekos ko lang siya eh. Nakuha ko naman. Okay. Huwag kayong alis, si Kaampo. Nandiyan lang sa tabi-tabi. Yeah, we miss you too. No, yeah. Pakikanta po ang At Ang Hirap. Uy! Madalas kinakanta pero hindi natin dapat kalilimutan. Kasi si Lord hindi siya nagkukulang sa atin.
Lagi siya nandyan, katulad ng mga promises niya, di ba? Yan yung binasa ko kanina. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyayak mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa si Lord naman talagang unang nagmahal sa atin. Kaya nandito tayo. Tinubos ni Jesus ang ating mga kasalanan. Kaya love na love niya tayo. Kaya nandito pa rin tayo. Di po ba? Ayan, tulog na daw si Baby Coco. Very good. Thank you, thank you. I miss you all. I miss you, I miss you. Ayan, I miss you. Rejoice. Si Rachel, si Lala, and everyone. Ayan, miss ko kayong lahat. Ayun na naman. Grabe. Kwentong ayan nagkakwenta. Si Kambo. Volume 3. Volume 3. Hallelujah. Wow. Latest. Grabe, latest yan, ha? Yes. All right, opo. Mapagpalang gabi sa inyo dyan, Kuya Ramon, Ate Karim. Opo, salamat. Namiss ko po kayo. Ang tagal natin hindi nakita. Last week lang. Oo, oh, all right. Ay, good morning po sa lahat po ng IRA Genetics. Yes. Pagpalang tanghali na sa ating lahat. Mag-aalas 12 na po. Ano po? Oh. Si Ka Joyce, no? Salamat sa Diyos. Nagte-testimony na si Ka Joyce. No? Hallelujah. Yeah, yeah, amen. Uh-huh. Praise the Lord. Oh. Alam mo, nakikita ko dyan Kaambo. Isa-isa na yan, sunod-sunod na yan. Magbibigay, amen. Magte-testify na sila kung anong nagawa ng Panginoon sa kanila. Yes, alam mo, amen. Yan ang ating bunga ng ginagawa dito sa ating programa. Amen. Kaya praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagbibigay na ng testimony niya. Yeah, marami yan. Yes. Oo. Nagkakaroon na siya ng pagbabago. Nararanasan niya na yung pag-ibig ni Lord sa kanya. Yun ang maganda. Ito yung bunga ng ating pakikinig sa iRadio. Through the word of God. Amen. Sabi ko ang kapurihan, mga kapatid. Kaya naniniwala po tayo, marami pong mga unbelievers kapag nakapakinig dito, dire-diretso, sa iRadio, makita nyo, maboborn again Christian. Totoo. Yeah? Alam mo, nakakasarap, amen, ng dibdib, ano, na opo, meron kang nakikitang improvement sa mga ating mga nanonood. Of course. Na. Imagine, oh, for the past 4 years, meron din dyan siguro kailang nahihiya lang sila. Yes po, opo, nahihiya lang sila. Lamang dapat isang bulat nila, ilabas nila yan. Yes. Para yung iba naman ay magkaroon din ng encouragement. Yan katulad ng ni Joyce Mendoza, na sineshare niya yung kanyang experience dito sa ating programa. Mm-hmm. And that's good, that's a good start, ano? Kaya
Thank you so much, Joyce, sa iyong sharing. Alam mo, maliliit ang mga words eh, may sing words na yan. Yan eh, nakapagpapalakas sa kalooban ng mga manonood natin. Yes, siyempre. Amen, amen. Praise the Lord. Opo, totoo po yan. Sabi ng Bible, sabi nga eh, ikalaktat at tawag dito, sabihin natin yung kabutihan ng Panginoon. Amen. I-testify natin. Oo. Huwag po tayong mahihiya. Yan. Kaya yeah, maganda yun. At sasabi natin. And speaking of the ano salita ng Panginoon, yan ang iyong topic ngayon. Mm-hmm. Yes. The opo, tama-tama nga dito eh. Ang salita ng Panginoon. Ayan. Oo, yung sa salita ng Diyos, umusbong ang faith ko. Yan. Wow, yun ang title. Sakto. Yung title, oh. Sakto, sa salita ng Diyos, umusbong yung faith ko. Kaya yung faith ni Aka Joyce, umusbong na yan. Musbong. Dahil sa pakikinig dito ng salita ng Diyos sa iRadio. Kapapanood, ano? Ano? Kapapanood, yes. Nagpapatuloy siya, yun ang maganda. Umusbong. Umusbong, lumalago. Umusbong. Lumalago. Lumalaw. Tumubo. Malalim. Tumutubo. Nagbubloom. Yun. Lumalaki na. Totoo ako, ang yung kanina, yung patalastas nyo kanina. Yung love radio. Lastik man yung uso ni Kuya. Ang haba eh. Kasi ito eh, ang layo, ang hirap abutin na ito eh. Lumalapit naman ako eh, yung uso niya lumalapit sa akin. Ano yung introduction niyo doon? Yung sa umpisa, ano, Kuya Ramon? Ano yung introduction? Ano ba yun? Natatandaan mo ba? Nakakalala niyo pa ba? Kayo'y unang nagkakilala. Yeah. Yun, pamira. Kaboses mo, Kuya Ramon, yung si ano, sa PBB. Yung kuya, yung sa kuya sa bahay na sa Channel 2. Bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. Yun. Ang tawag doon, voice modulation. Oo, oh, yun. Ganda ng sound siya kasi. Sa akin naman ganito, nakaalala mo pa ba, Sinta, nung tayo'y namamasyal sa Luneta, nagsasampalan dahil sa pera. Joke lang. alam niyo, Kuya Ramon, Ate Karin, pagka si Kuya Sammy, si Brother Sammy, hindi nagpatawa, hindi si Sammy yun. Hindi si Sammy. Yun po talaga yung ano ko. Mapagpatawa po talaga kayo. Kaya minsan, chine-check ko rin yung sarili ko, baka sumusobra ka na. Yan. Pero, salamat sa Diyos. At ito pala yung ano sa akin ni Lord, magpasaya ng tao. Tayo lang, tayo naman mga lingkod ng Diyos, yun po yung layunin. Tayo po yung magpasaya ng kalooban ng mga tao, magpalakasan, ika nga. Amen. Yeah, alam mo yun, mga bawat nagpapahayag ng salita ng Panginoon, kanya-kanyang estilo yan eh. Yes, amen po. Depende sa iyo kung paano mo ina-attract yung mga iyong mga manonood sa iyo. Mga nakikinig. Uh-huh. Kaya kanya-kanyang style yan. Ikaw, yan ang yes, trademark po mo. Oh, para ito, mga Mark Logan style. Oh. Ay, kilala lang ako, Ambo eh. Hindi Sammy eh. Kaambo. Antayin mo daw uli yung Kaambo. Yung ano po? Yung may lobo. O sige, o mahaba pa naman ang oras natin eh. Can't cry hard in mo. Okay. Meron, hindi po, sige, gusto nyo, yan ako na lang. I-record. Atawag dito, i-acapella. Sige. Kaya, yung sa dulo na lang eh, yung, ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita. Pumutok na pala, sayang ang pera ko, pinambili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Yung chorus niyan, yung leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap na iba. Ay! Ay! Sino ba ang ano niya? Michael D ba? Michael D? Hindi po. Ano po ito nung nag-tap-work po ako sa isang restobar? Napakinggan ko ito sa isang
singer sa banda na taga-Ulonga po. Mapagpatawa din siya kasi gusto niya ma-attract yung mga nanonood eh. Ginawa niya comedy. Pinag-aralan niya raw yung ano nursery room, ano nursery song at ina-play niya doon sa Can't Cry Hard Enough. Eh, tumama naman sa tune. Ngayon ako, may na-discovery din. Kaya lang Tagalog, Kuya Ramon. Love song naman to, mga kapatid. Hindi po ano to, ha. Love song po. Ito yung tinatawag kong Mekos Mekos Love Song. Tagalog song to. Pero nakakatuwa, kasi pinagsama ko yung kumanta ng Nanghihinayang. Kilala niyo yung kumanta ng Nanghihinayang? Si Jeremiah Banda po yan. Jeremiah Band, yung kumanta niyan. Tapos minix ko rito yung kanta ni O.G. Alcacid. Gusto niyo madinig? Sige nga. Sumunod bukas. Joke lang. Hindi, ganito yan. Ito, kinakanta ko ito kay Iske. Nabalitaan ko lagi ka raw tulala, dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. O.J. Alcacid. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas nang nag-iisa. Di ba? Kita nyo, Mekos-Mekos Love Song. Mixing, mixing siya. Oo, mixing po yun. Mekos-Mekos Love Song. Oo, yun po yun. Dapat sunod na mix ng hihinayang. Hihinayang. Pero yung binago mo. Magawa nga lang ano, na mixing yun. Minus one. Oho. Itong ko na lang silang lahat. Nung nahilig ako sa mga karaoke, yan, pagka kinakanta ko yung titinginan yung mga tao eh. Kasi yun nga yung gusto ko eh, pagka kumakanta ka ng kakaiba, titinginan, na-attract sila. Uh-uh. Yung mga taga, mga English, katulad nung ano, yung Love Boat, diba? Mm. Yan, nakakuha ko to sa ano eh, sa School Bukol. Yung Barado, ang ilong ko dahil sa sipon. Barado, dahil nahuhuli lang sa ambon. Mga gano'n. The love of... Mga gano'n. Tsaka yung, kung alam niyo yung kanta ng Lonely Table, yan. Lonely Table, just for yun. Mga kapanahonan natin yan, Ate Karin. Napakinggan ko yung Tagalog niya, nakakatawa din. Nakaka-table, kaya lang wordly, no? Okay. Pero noon kasi, yung mga kapatid ko dito, mahilig sa video okay, karaoke, habang nagtatagayan, yan. Mm-hmm. Kaya next week or susunod na guest ko po ulit, papakinig ko naman sa inyo yung kinompose ko na tungkol sa mahilig uminom ng alak sa to the tune of Nakakapagtaka. Kinanta niyo po yun eh kahapon. Yun. Meron akong kinumpong sa kanta. Iniba ko lang naman yung lyrics tungkol sa mga utol kong mahilig uminom ng alak. Pero meron ako dito na isang nakna, Ate Karin, Kuya Ramon. Okay. Who's there? Nagnaknak ka naman. Nabarang si Ching. Nabarang si Ching. Yan, pakinggan nyo ha. Nakakatawa to. Nabarang. Alam nyo yung barang, di ba? Kulang-kulang. Parang kinukulang. Yun. Nabarang si Ching. Who? Yan. It's not about money. You don't need your money. You just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Nabarang si Ching, si Ching. Nabarang si Ching. Jog-jog lang yun, mga kapatid, para medyo ano kayo, alive, no? Nung nag-aaral po ako sa Bible School, hanggang ngayon naman nag-aaral ako, ang style daw po ni, kung kilala niyo po, si Jimmy Swaggart. Si Jimmy Swaggart po, siya po isang pastor. Ang style niya naman daw po, yung pagbago siya mag-preach, kumakanta siya ng worship song o kumakanta siya ng mga love song bago siya mag-preach. Kasi nga, panghalina yon sa mga nakikinig. Kaya mga kapatid, kung inaanto kayo, pag nakikinig kayo ng mga word of God,
huwag yung tutularan yung isang nangyari sa Biblia. Oh. Ulog na hulog. Napagok ang ulo, no? Si ano yun? Si Eutychus. Buti na lang nandun si Paul. Bakit ho inantok si Eutychus? Si Eutycho? Kasi po, sa haba ng preaching ni Paul, inantok siya. Eh, nasa itas eh. Kaya na, naidip na ganyan, nahulog. Sabi sa Bible, nawala ng buhay. Buti nandun si Paul. Hinaplos ni Paul at nanalang sa Panginoon, gumaling, nagkabuhay ulit si Eutycho. Kaya, kapag ka boring, ano? Ako, sa church po namin, pag may nakita akong inaantok, sasabihin ko, pumalakpak ang natutulog! Magugulat yung. Kaya ginigil ko lang. O kaya gusto ko, pag nakikinig po kayo, dapat alive. Yan. Amen! Amen! Hallelujah! May nag-comment. May request dito si Mami Closer. Hindi. Opo, ano sabi po? Pwedeng pinali din sa love song medley. Gusto ko nang bumitaw. Ah, Mami Closer ha. Bumabata yung mga choice nyo na love song ha. Magiging teenager ka na ngayon, Mami Closer. Siyempre, para bagets. Mami Closer, binigyan niya ako ng encouragement words, sabi niya sa akin. Okay. Badusang. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod kay Lord. Opo naman. Oh. Amen. Ang masarap po noon, si mother niya po, Kuya Ramon. Oh. Sabi niya sa akin, Sammy, halika dito. Ano yung iniinom mo sa cholesterol mo? Rosuvastatin po. Meron ako dyan. Marami akong gamot dyan. Sabi mo kung ilan. Binigyan ba kayo? Eh kasi nga po, magkaiba po kami ng milligrams. Mataas okay. Ba sa inyo? Mas mataas po yata yung kay Mami, kay Nanay Karin. Pwede patulin yun. Hatiin mo. Hatiin. Oo. Oh, eh sabi ko, nahihiya naman ako, pipiliin pa nung nurse. May nurse po yata siya doon eh. Hindi. May nurse po yata. Hindi po, hindi kami ko nurse. Ayaw, sabi ko sa kanya. Ilang milligrams mo yung sa'yo? Ang sa akin po kasi ano eh. Ako rin, may rosuvastatin ako. Rosuvastatin, 10 milligrams. Ay, pareho tayo, 10 milligrams. Ito po, 10 milligrams po ito. Oh, every other day po. Opo, ganito lang sa akin. Sa atin, nasa garapon na eh. Oo, dito po kasi pwedeng tingi-tingi. Tingi-tingi po. Gusto, salamat po sa mami nyo talagang sa amin. Sammy, hindi ka dito. Hindi ka kita ng gamot. Tinatanong nyo rin ako yung ano ininom mo sa high blood mo. Ano po kasi, mix na yung sa akin, amlodipine, kasama na po yung losartan. Dati, magkahiwalay po yung amlodipine sa losartan. Ang ginawa po ng doktor ko po, pinagsama niya na sa isang gamot. Kaya, amlodipine, losartan po ito, magkasama na siya. Meron pala nun. Meron po nun. Twice a day naman ang inom ko nito. Every breakfast, saka sa dinner, yan. Kaya kailangan di ko naliligtaan. Actually po, kanina, Kuya Ramon, Ate Karim, nagising po ako ng 6:30. Naramdaman ko, sakit-sakit ng ganito ko sa bato ko. Oh. Sabi ko, napaigtad ako, Lord. Naramdaman ko talagang sakit, parang may puputok, parang may bumubukol. Ginising ko agad yung asawa ko. Sabi ko, hindi, pangka sandali, hindi ako makatayo. Nahihilo po ako. Sabi ko, Lord, ngayon na ba yung oras ko? Huwag naman. Gandang naisip ko eh. Pag nakakaramdam ako ng gano'n eh. Ang sakit-sakit talaga. Sabi ko, ay nai, pakibipin mo ako. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ang sakit ang bato ko. Sabi ko sa kanya. Parang siyang may nagbabara ulit ba na hindi ko malaman na bumubukol. Parang may puputok. Dito pa naman yun sa kanan. Binipi po ako ni Aini habang nagbibipi po sa'yo. Nagme-meditate po ako. Salamat sa Diyos. 175 over... 117 over 75. Yung. Nice. Very good. Nice po. Mas mataas pa ang blood pressure ko sa inyo kagabi. Ano po ba? Sabi nyo nga, hindi kayo nakatulog, di po ba? 136 over 88, pero pwede, pwede naman po. Oh, pwede pa po yun. Basta huwag lang daw pong aabot ng 150, 160 over 100, ganyan, mataas po yun. Kaya, nagpapasalamat po tayo lagi sa Lord kasi eh pagka nakakaramdam tayo doon sa ganun, nagiging sensitive po tayo, talagang nananalangin tayo agad. Amen! Kaya, yes Lord! Okay, sige po. Kaya ngayong gabi na ito, ngayong tanghali sa atin, mga kapatid, ang ibabahagi ko sa inyo is yung pinaka-topic natin is sa salita ng Diyos, umusbong ang faith ko. Pero bago po tayo magsimula, ay meron po akong siyempre kwento
limang ambo na nagkukwenta. No? Right. Dalawa tong aking i-share sa inyo na may kwenta, pero dito tayo magpo-focus sa dulo. Yung isang kwenta na ito, na kwento ni Mang Ambo, si Ambo ay may anak na lalaki, ang tawag is Junior Ambo. No? Sabi dito, si Junior Ambo ay nagkaroon ng kaklase na sobrang talino. Habang sila'y naghihintay ng kanilang sundo, itong kanyang kaklase na matalino, sabi niya, ang bored naman, Ambo. Tagal-tagal ng sundo natin. So dahil hindi sanay na walang ginagawa at napaglilibangan itong si Ambo tsaka yung kaklase niyang matalino, sabi nitong matalino niyang kaklase, Ambo, ano kaya kung magtanungan na lang tayong dalawa? Kapag hindi mo nasagot ang aking tanong, bigyan mo lang ako ng 5 pesos. Sabi ni Ambo, ba, maganda yan. At kapag hindi ko naman nasagot yung tanong mo, bibigyan kita ng 50 pesos. Sabi ni Ambo, ba, bali 45 yung tubo ko, no, pagka nangyari. So dahil mas malaki yung kanyang matatanggap, agad na pumayag itong si Ambo. Tanong ng kanyang kaklase, Ambo, what is Pythagorean theorem? Pambira, ang lalim-lalim yung tanong. Pythagorean theorem. Nagulat si Ambo. Alam niyo ang ginawa ni Ambo? Hindi na siya nag-isip kasi hindi niya naman talaga alam ang sagot eh. Binigay niya ngayon yung 5 piso. Diba? Kasi yun ang usapan eh. Pag hindi mo alam ang sagot mo, bigyan mo ako lang 5 pesos. At binigay sa kanyang kaklase yung 5 pesos na yon. Eto na ngayon. Si Ambo naman ang nagtanong. Eto ang tanong ko sa iyo, Brad, sabi niya. Ano yung umakyat sa bundok na tatlo ang paa nang bumaba ay naging 4 na ang paa? Natigilan yung kaklaseng matalino, no? Natigilan. Pilit iniisip kung ano yung sagot sa katanungan ni Ambo. Kaya ang nangyari, ay eh, Ambo, eh hindi ko alam, sige, ito na yung 50 pesos. Magkano napanalunan ni Ambo? 45. Kumita ngayon, pa. Kumita pa. Dahil hindi po alam talaga ng kaklase yung sagot, eto ngayon, tinanong niya ngayon, Ambo, pwede bang malaman kung ano yung sagot sa katanungan mo? Alam niyo, ang ginawa ni Ambo, siyempre, nagtanong si ano eh, yung kaklase, bumulot agad ulit ng 5 piso si Ambo at ibinigay niya sa kaklase niyang matalino. Alam, sabi ni Ambo, kasi hindi ko rin alam ang sagot, kaya yun yung 5 piso. Hindi pa rin siya ng 20 pesos, mga kapatid. Oh, Ambo, paano po nagkaroon ng kwenta? Sabi rito, in the spiritual realm, God loves to those or to choose the foolish things of the world to shame the wise, no? He even loves to choose the weak things of the world to shame the strong. Ito, basahin natin. 1 Corinthians 127. Ito sabi po ng Panginoon, no? Subalit, pinili ng Diyos, sabi ni Paul, ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang sila'y hiyain sa malalakas, di ba? Minsan talagang pinipili ng Diyos yung mahihina para mapahiya yung nagyayabang na malalakas at matatalino sila, mga kapatid. So yun yung kwenta, mga kapatid, ng kwentong ito. So dako na tayo sa atin pong pag-aaral. Pwede ho ba natin palakpangan muna si Lord? Hallelujah. Tayo po isang daling yung mukha at manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa araw po na ito, sa pagising pa lang namin kanina, mayroong kaming lakas sa taglay mo. Mayroong kaming blessings na natanggap mula sa iyo. Yes, Lord. Salamat. Yun pa lamang, Lord, yung nagising kami. Malaking biyaya na po sa amin yun. Amen. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa pagmamahal mo sa amin, sa pag-aruga mo sa amin, sa kabila ng aming mga karunihan, naririyan ka parati, Lord, para kami po yakapin. Panginoon, sa araw po na ito, hinihiling po namin yung pagsama sa amin ng Banal mong Espiritu Santo sa aming pag-aaralan ng mga salita mo. At Lord, ikaw po maging speaker namin. Lead us, Lord. Guide us, Panginoon. Ito po ang sama-sama naming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 All right. So, Diyos po ang kapurihan, mga kapatid. So, yun yung una kong kwento na nagkakwenta. Pero dito ngayon, ire-relate ko sa topic ko
yung isang kwento ni Mang Ambo na nagkaroon ng kwenta. Ang title naman ng kwento rito ni Mang Ambo, Dinig Ko, Dinig Mo, yan. Yun yung isang kwento dito. Dinig ko, dinig mo, sabi ni Ambo sa titulo niya. Isang araw, mga kapatid, ay buong pagmamalaki na ipinamalita ni Ambo ang nabili niyang hearing aid. Sinabi niya sa kanyang asawa. Sabi ni Ambo, Iska, halika rito. Napakaganda nitong nabili kong hearing aid. Ang lakas at ang linaw ng pandinig ko. Sabi naman ni Iska, talaga? Magkano naman ang pagkakabili mo dyan sa hearing aid mo, Ambo? Alam niyo sagot ni Ambo? Oo, kahapon lang. So, nakita niyo yung kwento niya. Pero itong kwenta, mga kapatid. Bigyan natin ang kwenta. Alright. Isa po sa pinakamahalaga na senses or sense na ibinigay sa atin ng Panginoon is sense of hearing. No? Andan niyo po, meron po tayong 5 senses. Mula yan sa Diyos na binigay sa atin, no? 5 senses natin is sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of taste, and sense of touch. Yan. Yan yung 5 senses natin. At lahat ito ay mahalaga. Kaya yung sense of hearing natin, o sense of ear, mahalaga yan. Kasi bakit? Diyan nga tayo nakakarinig. Lalo na ng mga salita ng Diyos. Amen po ba? Kapag daw po ang ating pandinig ay nawala, di ba? Ang hirap-hirap. Lalo na kapag nawala naman yung sense of sight mo. Actually po, mayroon po akong ka-fellowship na dati siyang nakakakita, nagkaroon po siya ng glaucoma. Una, yung isang mata niya nawala ng paningin, nahawa na yung ikalawa. Totally, no vision na po siya. Pero ang kagandahan daw po daw, sabi niya, Brother Sam, lumakas naman yung pandinig ko. Lakas daw ng pandinig niya. So, yun yung gift sa atin ni Lord eh. No? Mahalaga po sa atin ang bawat senses na ibinigay sa atin ng Panginoon. Actually po sa pag-aaral po, alam niyo po ba, sabi sa pag-aaral sa medicine or sa pag-aaral ng mga tao na mananampalataya ng Panginoon, yung ating daw pong sense of hearing, kapag daw po ang isang tao ay mawawala na ng hininga, malalagutan na, ang huli pong nawawala na sense po ng tao is sense of hearing. Bakit po inalaw ng Lord yun? Kasi po, through our sense of hearing, pwede pa tayong makarinig ng Word of God. Kaya mapala daw po yung mga tao na nasa hospital, na nasa bingit ng kamatayan, biglang nagpuntahan yung mga Christians, yung mga pastors, at pinatanggap sila sa pamamagitan lang ng pandinig. At sa isip nila, sasabihin nila, Panginoon, tinatanggap kita as my Lord and Savior. Yung po mga kapatid, pwede pang maligtas. Dahil huli pong nawawala yung sense po ng tao pag namamatay na, ito pong ating pandinig. Amen po ba? So, dahil po sa ating pandinig, nadidinig po natin siyempre yung magagandang musika, katulad yung kinanta ni Ma'am si kanina, ang ganda. I worship you, the reason I live. Is to worship you. Di ba? Ang sarap pakinggan ang mga praise and worship songs. Nung araw po, ang madalas kong pakinggan, mga worldly songs. Yan. Gustong-gusto ko yan kasi nga po, nung panahon ng kabataan ko, nasama po ako sa banda. Ako yung songer. Hindi singer eh. Songer, no? So, halos yung kinakanta namin, mga earthly, mga worldly. Sa totoo nga, sabi nga eh, nung di pa nga ako na-stroke, ang nakakanta ko po nung araw, hindi po sa pagmamayabang, ayoko pong magyabang, John Bon Jovi. Di alam niyo yung mga kanta ni John Bon Jovi? Nung na-stroke ako, kapatid, alam niyo nangyari? Hindi na John Bon Jovi, John Bon Jomites Matura na. Mababa na eh. No? Affected po talaga yung voice, mga kapatid. Pagka ikaw ay na-stroke, sabihin ko po sa inyo, kasi po, after isang taon na ako po ay na-stroke, talagang inoobserbahan ko po yung sarili ko at nakita ko po yung mga naging depekto. Actually po, mga kapatid, itong isang kaliwang tenga ko, medyo mahina na po ito. Pero hindi naman po mahinang mahina. Hindi ko pa naman kailangan ng hearing aid. Thank you sa Panginoon. Kaya minsan pagka may, ito po, pagka nag-uusap tayo dito, may mga pagkakataon na hindi ko naririnig yung boses ni Mamsi, ni Papsi. Kaya lagi ko pong dinidiinan to, yung kanan. No? At hindi po ako aware dito po sa kaliwa ko.
mas aware po ako dito sa kanan. Kasi po yung kaliwa ko, pag may pumupuntang tao, hindi ko po nararamdaman yan. Kasi kahit tapikin nga po ako dito sa balikat, hindi ko nararamdaman yan. Unless nababaling ang tingin kong ganyan. Kasi nga po, manhid po ito hanggang ngayon. Dito po sa kanan ko, kahit nasa bandang likuran ko, nararamdaman ko yan. Dito po sa left side ko, mahina yung aking pakiramdam. So yun po mga kapatid, importante po sa atin, yung meron po tayong matalas at magandang pandinig. No, nakakapakinig tayo ng music, mga worship song, yung mga huni ng ibon dito po sa bahay namin, malapit po kami sa maraming puno. Sabi ko nga, Lord willing, makarating kayo sa amin, Ate Karin, Kuya Ramon, ipapasyal ko kayo sa farm. Kaya lang di sa amin. Sa likuran namin kasi may farm. No? Maraming puno dito. Dito kami nagbubudol fight ng mga kapatid ko pagka may okasyon. No? So masarap makinig, lalo na yung mga huni ng ibon. At syempre, yung narinig nating mga usapan ng mga tao, no? Yung mga chismisa, narinig din natin yan. No? Hallelujah. At yung mga binabahaging salita ng Lord. No? Mataman tayong nakikinig. Subalit, ito nga po ang maganda at babala at sinasabi ng Panginoon na meron daw po talaga na mga tao na kahit may tenga, hindi makakarinig. Di ba malalim po yon? Kahit may tenga ikayan, hindi makakarinig yan. Sabi ng Lord, nabanggit ng Lord yan na merong mga tengang hindi makakarinig. Talinhaga po ito ng Panginoon mga kapatid. No? Nung siya po'y nangangaral sa panahon noon sa Israel, ito po ang sinabi niya sa Matthew 13:14. Alright, babasahin ko po. Ano po? Matthew 13:14, sabi ni po ni mismo ni Jesus Christ dito, natupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. Nakita niyo yun? At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. So, ito po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostoles nung si Jesus Christ po ay nagpapahayag ng talinhaga. Dinadaan niya sa maraming parables po eh. Sa mga talinhaga yung pangangaral ni Jesus. Kaya kung mababasa po natin ang Bible, mga kapatid, from Book of Matthew, Mark, and Luke, yan, nandiyan po lahat yung mga parables ni Jesus. Nung ako po ay nagsisimulang magbasa ng Biblia, pag binabasa ko po itong mga parables si Jesus, hindi ko po talaga maunawaan. Pero may pagkakataon, pag binasa mo, mismo si Jesus, ipinapaliwanag niya kung ano yung ibig sabihin ng parables niya. Kasi nagtatanong yung mga apostoles, Lord, ano ibig sabihin niyo sa ganito, sa ganyan? So habang nagbabasa po ako, salamat sa Diyos sa paulit-ulit nating pagbabasa, kumihingi ka ng knowledge kay Lord, binibigay sa iyo ng Holy Spirit yung kaunawaan. Amen? Kaya hindi lang pwedeng isang beses mo lang babasahin yung Bible, tapos na. No. Pag nabasa mo na yung buong Biblia, ulit-ulitin mo kapatid, para mas lalo mong maunawaan, para mas lalo mong maintindihan. Amen. Ito ngayon yung konteksto ng Matthew 13:14 na nagtanong yung kanyang alagad, no? Sabi rito, nabasahin ko po. Kasi nga naguguluhan yung ibang mga nakikinig doon kasi mayroong mga pariseos doon, may mga saduseo na tinetesting si Lord kung ano yung binabahagi ng Panginoon kasi ito yung mga criticize ni Jesus eh. Ang sabi rito, ang layunin ng mga talinhaga. Ang sabi ng mga alagad, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng talinhaga, ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit, hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Nakita nyo yun. So, meron pong mga tao doon na kahit ano pong talinhaga ang sinasabi ng Panginoon, hindi po nila maunawaan. Kasi po bakit? Sarado po yung kanilang puso. Sarado ang kanilang isip. Although nakakarinig sila, pero sarado ang pangunawa nila. Amen! Ngayon po mga kapatid, sa panahon po natin, marami pong taong nakakarinig na ng mga salita ng Diyos, pero ano pong nangyayari? Nagbibingi-bingihan. Kaya ayaw tubuan ng tunay na pananampalataya. Ayaw silang usbungan ng faith. Kasi sarado yung kanilang tenga, sarado yung puso, sarado isip. Kaya ang kwenta po sa kwento ni Mang Ambo, kanina na dinig nyo, dinig ko, dinig mo, yun yung kwento niya eh.
kahit anong linaw pa nung nagsasalita, pero hindi mo pinapakinggang mabuti, simple lang, hindi mo siya maintindihan talaga. Hindi ka naman nakikinig na mabuti. Diba? Kaya kung hindi mo pinakikinggang mabuti ang sinasabi ng Diyos at ayaw mong unawain, kasi maraming tao ngayon, binabahagian mo na ang salita ng Lord. Ala pa rin eh, ayaw unawain. Kunwari, dinidinig lang nila, pero hindi nila inuunawa. So ano nangyayari? Kaya hindi lang magawa yung lubusang makinig sa salita ng Diyos, nahahatak pa rin sila ng galaw ng mundo. Nahahatak pa rin sila ng mga tukso. Tandaan nyo, ang kalaban, nandiyan lahat, inihahain niya lahat sa sanlibutan. Pera, droga, babae, anumang mga pleasures, nandiyan yan. Kaya yung mga taong binabahagian mo ng salita ng Lord, eh, yoko niyan, boring yan. Mga ganun eh, sarado tenga nila, sarado puso nila. Amen? So, kung naririnig mo naman daw yung salita ng Lord at iniintindi mo yung turo ng Panginoon sa Biblia, eto naman ang hindi maganda. Naririnig mo nga daw, naiintindihan mo naman, hindi mo naman pinamumuhay, useless din po yun. Amen? Wala pong silbi din yun. Para ka lang din daw nagbibingi-bingihan. Kaya ako po bilang tumatayo dito sa nag-speak, hindi lang po ako, kundi marami pong mga pastors na nag-share ng Word of God. Ang hirap pong tumayo sa pulpito, tandaan nyo, kahit sa mga churches, habag lamang po ng Panginoon, kaya po kami nakakapag-share. Ako po, kami po yung makasalanan, lahat po tayo makasalanan. Kaya Lord, salamat dahil sa biyaya at habag mo, nakakapag-share ako ng Word of God. Actually po, Ate Karim, Kuya Ramon, pag nag-share po ako ng Word of God dito sa iRadio, ina-imagine ko, nasa pulpit ako, nasa church ako, at maraming nakikinig sa akin. Totoo naman eh, biro nyo 18,000 subscribers. Hindi man sila sabay-sabay nakakapanood, pero dumarating yung mga oras, mapanoorin nila yung iRadio. So ibig sabihin, para tayong tumatayo sa pulpito pag nangangaral tayo dito sa iRadio, yun yung pananaw ko po ha, para lang sa akin. Kaya ano ibig sabihin noon? Salamat sa Diyos sapagkat yung tumatayo at nag-i-speak dito, ito po ay dahil lamang sa biyaya at magandang kalooban ng Panginoon sa amin. Amen? Kaya wala po kaming pwedeng pagmalaki. Kaya ang hirap-hirap pong mag-share ng Word of God kung ikaw mismo hindi mo tinutupad yung sinasabi ng Panginoon na ipinapangaral mo. Sabi nga po ng pastor, we walk the talk. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung sinishare mo, sumusunod ka, ikaw ang ehemplo. Ikaw ang magandang ehemplo na nakikita sa iyo ng tao. Bagamat yung maraming tao hindi nakakakita, hindi nagbabasa ng Bible, pero pag nakita ka pa lang na nagsalita ka ng Word of God, ikaw na yung nakikitang translation of Bible. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, ang topic nga natin, ulitin ko, sa salita ng Diyos, umusbong ang faith ko. Katulad po ni Sister Joyce Mendoza, yan, sa pamamagitan ng salita ng Lord, sa pakikinig niya rito sa iRadio, sa mga binabahaging mga word encouragement, mga word of God, ka-Joyce, unti-unti na yan. Umuusbong na yung pananampalataya mo. Ganon din tayong lahat, mga kapatid. Romans 10:17, study verse natin. Praise the Lord. Anong sabi po rito? So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Sabi sa Tagalog, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Nung time po na ako po'y nakikinig na ng salita ng Lord, sabi ko, Lord, salamat, may natututunan ako. Dumating ang punto, dahil sa kapapakinig ko, sa nag-i-encourage sa akin mga pastors, mga leaders, Kuya Sam, mag-aral ka, dumalo ko sa mga equipping, mga Bible seminars. Diyan po tayo na lumalago eh, mga kapatid. Yung equipping na dinadaluhan natin, katulad nung yung encounter, mga retreat. Yan, diyan po nagsisimula yung paano tayo mas lumago sa ating spiritual life. Paano tayo magkaroon ng kaalaman sa Biblia. So diyan po ako nag-umpisa sa pagdalo sa mga Bible seminars, equipping, retreat, encounter, school of leaders, 1-2-3, Thompson Bible, for the glory of the Lord, pinapasalamatan ko ang Diyos. Sabi nga ni Pastor James, ba po ba yun? Yung pag-aaral ng salita ng Lord, yung pagproseso sa iyo ng Panginoon bilang isang mananampalataya, hindi one time, big time. Proseso po yan. Ang kailangan lang po natin ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya yung naging bunga sa akin, nang pakikinig ko sa salita ng Lord, at lubusan akong sumusunod sa Panginoon, bagamat nagkakamali pa rin po tayo.
Ang mahalaga po roon, dahil natututo ka na, nagkaroon na ng bunga sa iyo, at ikaw naman ngayon ang mangangaral ng mga salita ni Kristo sa iba. Amen po ba? Maraming dahilan kung bakit maraming tao ang patuloy na hindi makaunawa sa mga salita ng Diyos kahit narinig pa nila. Meron po akong 2 reasons dito. Para sa akin, ito lang po yung 2 reason na pwede kong i-share sa inyo. Sa inyo po marami, no? Pwedeng marami. Unang dahilan, mga kapatid, kung bakit maraming tao na nakakarinig na ng salita ng Diyos pero nagbibingi-bingihan. Number one, people tend to prioritize knowing the wisdom of the world over the wisdom that comes from the words of Christ. Ano po sa Tagalog ito, mga kapatid? English yun, ha? Sabi ko, pagka nag-English tayo, ayun, katulad dito sa amin, tinatranslate ko sa Tagalog para mas maunawaan. Ano po? Kasi ako po, sa totoo lang, medyo, siyempre, alam naman ako sa English, kaya lang yung talagang dire-diretso, medyo may nahirapan ako dyan. Kaya kapag hindi ko na talaga alam, you know, actually, mga ganyan, no, di ba? You know, actually, puro actually, parang si Manny Pacquiao. Okay, sabi dito, sa unang dahilan, mas inuunawa ng tao na malaman ang karunungan ng mundo kesa sa karunungan nagmumula sa mga salita ni Kristo. Totoo po yun. Di po ba? Ano ibig sabihin ito? Halimbawa nga, may magbibigay sa iyo ng, oh, meron po akong tips dito para yumaman kayo. Halika dito, lumapit kayo sa akin. Sabi nga dun sa illustration ni Pastora Elaine Gonzalez po, napakinggan ko last day. Subukan mo ika, mayroong Lotto outlet pagkatapos may nag-evangelize. Tingnan nyo, mas maraming pumipila sa Lotto outlet. Hoy, anong numero mo? Anong numero mo? Di ba? Samantalang sa mga nagpapahig ng salita ng Lord, mabibilang mo lang. At yan po, inaranasan ko din, mga kapatid. Noong time na 2019 po, wala pong COVID, ako po ay nagsimulang humayo. Sa biyaya po ng Panginoon, pinuntahan ko una yung baryong kinalakihan ko. Nung madaan kami doon sa plaza, nakita ko yung mga dati kong kababaryong kakilala ko. Tinatawag ako, paring boy, paring boy. Kasi alam nila, may sakit na ako. Ang tawag po talaga sa akin, ang palayo ko sa amin, boy. Kilala po akong boy. Ngayon, yung nanay ko, nung nakita niya akong tumataba, boy, hindi na bagay sa yung boy. Ano na po? Lalagyan ko ng ba? Ah, boy. Joke lang. Kaya yung mga kapatid ko, kung tawagin ako, ba, boy, mga ganun eh, no? Ba, boy. No. Kasi taba-taba ako noon, Kuya Ramon, doble nyo ito. Grabe yung mukha ko, kaya nga ako na, ano eh, na stroke. Dahil sa katabaan ko, sa pagiging matako ko sa mga karne, sa mga crispy pata, sisig, mga ganyan. So ano nangyari? Nung panahon na, yun nga, 2019, 4 years ago, or 5 years ago pala, sabi ko sa pamangkin ko, puntahan mo yung mga tambay dyan. Sabi mo, sumama sa atin dito sa Bible study. Kasi marami naman akong dalang merienda, no? May nag-sponsor sa akin. Namili ako ng pandesal. Namili pa ako ng reno. Tapos may pizza pie pa. Tsaka Spanish bread. So sabi ko, mag-iaya pa kayo. Kasi sa 10 lang kami. Sabi ko, mag-iaya pa kayo dyan. Alam niyo po, sabi ng pamangkin ko, yung natusan ko, Kuya Boy, Tito Boy, eh kikita daw ba sila dyan? Nakita niyo sagot? Magkakapera ba ika kami dyan? Ganun ang mga tao ngayon eh. Sarado yung tenga nila. Mas inuuna nila yung karunungan kung papaano sila yumaman, kung papaano sila magpakasasa, ganun eh. Worldly, earthly, mga kapatid. Amen? So yun po, realidad. Ang mga tao ay nauukol yung kanilang karunungan o yung gusto nilang matutunan kung papaano yumaman. Subalit mga kapatid, tandaan nyo, ang pagkakaroon naman po ng karunungan sa maraming bagay, eh, hindi naman po masama. Hindi po masama yan. Basta't ang isang tao ay nananatiling mapagkumbaba sa puso at sa harap ng Panginoon. Sa katunayan, kapag ang kaalaman ay nauukit ng tama at ito ay nagdudulot ng maraming benepisyo para sa atin. Subalit, ang karunungan ng mundo, kapag hindi nagamit ng tama at wasto, ay pwedeng manghina ang kanilang pandinig. No? Kasi anong unang dinidinig nila? Material. Eh, sabi ni Pastor Ike, kahapon, di ba? Ang mga tao mahilig dyan sa pagkukumpara eh. Nakakita lang ng cellphone na iPhone 10, gusto iPhone 12. Kalaunan, iPhone 13, iPhone 25. Kaya naisip ko, ano kali, pagdating pa ng panahon,
yung cellphone natin ngayon, mag-advance pa yan pag pinindot mo naging kotse. Di ba? Posible yun. Nagta-transform. Yung cellphone mo, hawak mo. Tapos pipindutin mo, magiging kotse. At darating po yung time, mga kapatid, na yung cellphone natin, katuldok na lang, ididikit na lang dito. Kaya nakikita mo siya. Lalagay na lang dito, implant na lang eh. So marami nang pwedeng mangyari dahil sa dunong ng tao. Pero tandaan po natin, sabi ng Panginoon, ang karunungan nyo ay kamangmangan lamang sa aking sa harapan. Amen! Ito daw po ay maaring magpahayag ng pagiging matigas ng puso. Yung mga tao na ayaw duminig ng salita ng Lord. At sa ganitong punto na ang isang tao daw ay nagsisimulang tanungin ang katapatan ng kasulatan dahil ang pananaw nila sa Biblia, dito po, ito daw ay sinulat lang daw ng tao. Eh sabi ko siyempre, sulat ng tao yan eh. Alam nga namang manok kung sumulat dyan. Eh kung sinulat ng manok yan, maintindihan po ba natin? Ginamit ng Diyos ang tao para isulat yung kanyang mga salita. Iyan po yung nagiging dahilan ng mga pilosopo eh. Eh ba't kami maniniwala dyan eh? Sulat lang din ng tao yan eh. Totoo, tao po ang sumulat yan mga kapatid. Kaya yung mga tao daw na ganyan, mga pilosopo yan, ayaw talagang tumanggap, matigas ang puso nila. Bakit nga naman daw sila papaniwalaan sa ganito na gagawin nilang saligan ng pananampalataya gayong isinulat nga lang daw ito ng tao? Ngunit ang katotohanan po mga kapatid, ang Biblia ay hindi nagmula sa kalooban ng tao, kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos. At sila po ay dinala, sinamahan ng Banal na Espiritu Santo. Amen? 2 Peter 1:21, sabi po rito, ditin ko, ikalawang Pedro chapter 1 verse 21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngunit ang puso daw na nahawahan na ng kaalaman ng mundo ay hindi daw madaling tanggapin ang katotohanan. Katulad po ng mga nangyari sa buhay ko. Noong araw po, may nagsishare na sa akin ng Word of God, yung kapatid kong naborn again, kauna-unahan sa amin. Eh, biro nyo, sishare na ako ng Word of God ng kapatid ko. Hindi niya alam, meron akong red horse sa ilalim ng lamesa. Hindi ko na ano yun, hindi ko napapakinggan mabuti yun. Naririnig ko, pero hindi ko maunawaan. Darating yung pastor niya, na naging pastor ko ngayon, yung kinuha na ni Lord. Pagdarating yon, may natsisimpuhan kami, nagtotong itch, minom ng alak. Kaya sasabihin ko, ay, dyan na pala si pastor. Sabi ko sa mga tropo, tago niyo yung braha, tago niyo yung red horse. Red horse pa kami noon eh. O hindi ko ina-advertise yung red horse ha. Sorry, kasi siya na po. Yun lang talaga yung aking ginagawa. Kasi nga sarado ang tenga ko eh. Nakakarinig, pero hindi nakakaunawa. Kaya salamat sa Diyos, dito po sa pakikinig ninyo, tandaan nyo, through hearing and hearing the Word of God, umuusbong ang pananampalataya natin. Si Ka Joyce, salamat sa Diyos sa buhay mo. Yan na, umuusbong na yan. Sama ka sa amin sa Bible study. No, matagal ko nang in-invite yan eh. Kaya lang sabi niya, busy pa siya. Pero praise God, darating yan Ka Joyce. Amen! Alright, pangalawa na po tayo. Number two, reason bakit maraming nakakarinig ng salita ng Lord pero nagmimisto lang bingi. Ito, realidad. Number two, too much obsession with the things of this world. Labis sa pagkakaroon ng pagkakahumaling sa mga bagay sa mundong ito. Pagkakahumaling sa mga material na inihahain ng Diablo. Ito daw ay maaaring magpahina sa pandinig ng tao kesa sa mga bagay na binibigay ng Panginoon. 1 John 2:16 ang sabi po rito, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, flesh or lust of the flesh, mga kapatid, ito yung sanhin ng pagkakasala ng tao. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, flesh of the eyes, at pagmamalaki sa buhay, pride. Yan, yan po yung sanhin ng pagkakasala ng tao. Pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman, at yung pride natin, pride of life, no? Sabi rito, ay hindi nagmumula sa ama, kundi saan? Sa sanlibutan. Kapag sinabing sanlibutan itong mundo, na ginagalawan natin mga kapatid. Kaya tayo po mga kapatid, mahirap pong maging perpekto, wala pong perpekto sa atin sapagkat tayo po ay nabubuhay pa rin sa imperfect world. Tandaan niyo po yan. Kaya lang po tayo maging perpekto pagdating natin kay Lord. Kaya mamuhay tayo ng godly. Ang anumang pag-aari natin na mayroon tayo ngayon, tandaan niyo,
ay hindi naman po masama yan. Totoo po yan, di masama yung ikaw ay umaman. Ang maganda lang po doon, habang ikaw ay nagsusumikap at nagtatrabaho at gusto mong umaman, hindi mo kinakalimutan si Lord at hindi ka nawawala sa kanyang paglilingkod. Amen. Ngunit kung tayo naman ay magpapakahula, humaling sa mga bagay-bagay ng mundo, ito ang nagdudulot na lumayo tayo sa Diyos. Ito yung dahilan kung bakit nawawalan ka na ng time mag-church, kung bakit nawawalan ka ng time na magdumalo sa Bible study. Kasi nga iniisip mo, paano ako kikita? Ano kakainin ko? Kaya sinabi ni Ma'am Sis sa beating stress niya, worrying is a sin. Totoo, nagkakaroon tayo ng alalahanin, hindi nawawala yan. Pero huwag tayong masyadong mag-alala, sabi ng Bible, sabi ni Jesus. No, huwag kayong masyadong mag-alala, isang gunin niya sa akin. Diba? Cast all your anxiety on Him because He cares for us. Sabi ni Jesus. Amen. So, ang bawat natatamasa natin dito sa mundong ito, ito po ay galing sa Diyos. Kaya masarap yung pinagpapala ka ng Panginoon at ginagamit mo rin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Huwag daw po tayong umasa sa bigay ng mundo, umasa po tayo sa biyaya ng Panginoon. At manatili tayo na naglilingkod sa Diyos. Palapakan po natin si Lord. Conclusion na po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya madalas, hinahayaan ng Diyos na gumuho ang mga haligi ng ating sinasandigan. Nga po, ang Panginoon gumagawa po ng kadahilanan o parmaraan yan para ikaw ay kumilala sa Panginoon. Yung dati kang mayaman, tapos wala kang pagkakilala sa Panginoon, bigla kukuhanin ni Lord yan, di ba? Doon ka palang matatauhan. Kaya yung mga taong dumadaan sa problema, mabibigat man o magagaan, dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa tao. Lumapit lalo sa Diyos o magrebelde sa Diyos. Saan po tayo doon, mga kapatid? Kapag dumadaan po ba tayo sa mga matitinding pagsubok, mas nalalayo pa po ba tayo sa Diyos? Mas maganda, mas mapalapit tayo sa Panginoon. Mas nakakaramdam ka ng problema, mas maglingkod ka sa Panginoon. Mas nakakaramdam ka ng sakit sa katawang pisikal mo, magbasa ka ng Biblia, mas manalangin ka sa Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hindi lamang iilan, mga kapatid, yung mga taong aking nakasalamuha na nauntog muna bago nagising. No? Na naging daan ito upang marinig ang mga bagay na dapat niyang pagsumakitan habang siya'y nabubuhay. Kaya ang mahalaga sa buhay po natin, ito pong salita ng Panginoon. At dahil kapag sumusunod naman tayo sa salita ng Diyos, tandaan nyo, hindi tayo pagkukulangin ng Lord. God is my shepherd. Di ba? Jesus is my shepherd. He shall not be in want. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon basta ikaw ay tapat na sumusunod sa Panginoon. At hindi na mga nangangahulugan daw na kailangan mo nang maghirap ang isang tao bago marinig ang tinig ng Diyos. Kaya mas maaga pa lang sa panahon na ito na buhay po tayo, itong maganda yung kasalukuyan po, mga kapatid. Nakakarinig na tayo ng salita ng Lord. Magpatuloy po tayo. Huwag na po tayong aalis. Kung isa sa puso nyo, una, kung isa sa puso natin, una sa lahat, yung manlilikha muna, hindi muna yung nilikha. Kasi ang maraming tao ang inuuna yung mga nilikha. Yung mga material na bagay, kesa sa manlilikha, madali niyang narinig ang tinig ng Diyos, mga kapatid, kapag ikaw ay nagpapatuloy na kumilala at manatili sa presensya ng Panginoon, yung tinig niya, mas lalo mong naunawaan sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay. So, mga kapatid, makinig tayo ng makinig sa mga salita ng Diyos, pakinggang mabuti ang sinasabi ng Panginoon dito sa Biblia. Kaya kung gusto mong malaman ang kautusan ng Panginoon, magbasa po tayo. Basa, meditate, and praying. Iyan po yung gagawin natin para ano? Para mas lalong umusbong ang ating pananampalataya sa Panginoon. To God be the glory. Salamat po sa Diyos. Nawa po ay meron po kayong natutunan dito po sa aking binahagi. Thank you, Lord, and to God be the glory. Amen. Yes. Yeah, thank you, Brother Sammy, sa iyong nahayag. Ano. At totoo yan, ang salita ng Panginoon, eh, kapag ang tao hindi sila interesado, eh talagang lalangawin yan, ano, ang salita ng Panginoon. Pero pagkakaperahan, eh, umbilis. Bukas na bukas ang diwa ng mga yan. Ano. Opo. Yan ang mahirap eh. Yung bang pansamantalang bagay ay binibigyan ng halaga, pero yung para sa kaluwalhatian, yung para sa buhay na walang hanggan, hindi binibigyan ng importansya. No? Yes, kasi hindi yan ang interest kasi ng tao eh. Ang interest ng tao kasi ay kinakailangan may kakainin ako.
yung mga anak ko, mm-hmm. may babayaran ako. Yun ang importante. Mm-hmm. Yung bang mga personal, yung mga, of course, kailangan natin yung mga bagay na yun. Kailangan natin ang pera. Normal yun. Pero kailangan mas priority yung ating Panginoon. Kasi Amen. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating lakas, ng yes. ating kakainin. Ano? Yes po. And di ba yung sabi ng Panginoon sa Mateo, mapalad mm-hmm. mga ibon na alaga ng Panginoon na hindi niya kinakailangan mm. pinapakain niya ito sa kanyang kamay. Pinapakain niya. At hindi niya ginugutom. Eh, lalo pa tayo mga kanyang yes. inalang na kanyang minamahal, kanyang mga anak. Hindi niya tayo pabayaan, hindi niya tayo iiwanan. So bakit Amen. Tayo magwo-worry sa mga bagay na yun? Ang problema yes. lang kasi, Brother Sammy, ay Opo. Nawawalan tayo ng tiwala. Tiwala. Sa salita mm-hmm. ng Panginoon. Ano ba mangyayari sa salita? Eh, kaya sabi mo kanina, mm-hmm. eh, gawa lang ng tao yan eh. Eh, totoo. Oh. Gawa ng tao. Pero paano na isulat? No. Hindi naman magkakilala yung mga yan, pero nagkakasama yes, oh. yung mga sinasabi nila. Oo, oh, iba't ibang generation po yan ang oh. sinulat po yan. At nasa ibang lugar sila, hindi naman magkakasabi. Yes yan, po. Yan ang hindi naintindihan ng iba, ang history mm-hmm. ng Biblia. Ang mga sumulat niyan, ay nanggaling mm-hmm. sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang oras, at hindi yes. sila magkakakilala. Pero, hindi sila magkakilala. Para pareho ang kanilang sinasabi. Yes, wala akong naging contradiction. No? Yeah. Even iba't ibang generation ang sumulat ng Bible na ginamit ng mga propeta, disciples. Pero tingnan nyo, wala akong naging kontrahan. Ang nangyayari po, Kuya Ramon, yung mga kapwa Kristiyano, yun ang nga lang nagkukontrahan. Eh. Diba? Kaya kailangan po talaga, opo, salamat po sa Diyos. Yan ay mahirap ipagalingan. Eh. Hindi, ito tama yung interpretasyon ko. Ay, opo, tama po yun. Yung pag-aaral sa iyo. Ako yung nagsaliksik pa sa ganitong... Ay, nako. Opo, yan, ano? Ayan, kaya... Nag-aaral daw sila ng, ano, ng PhD sa theology. Puro hanap debate. Ito, may tanong dito, Brother Sammy. Ay, sige po, papakinggan po natin. Basta Nanay Lala. Kayo... Mm. Yun, no. Yun yung mga hypothetical question. yun ang nakakapagdi. Sabi niya, Pastor Sam, paano daw po natin imbitahan ang Holy Spirit sa buhay natin para po maunawaan ang salita ng Diyos? Lalo na Amen. Po sa mga bagong tumanggap sa Panginoon. Amen. Yun. That is a wonderful and very, very wonderful question, Ate Lalo. Can you repeat the question? Joke lang. alam mo, sabi ko nga pag may nagtatanong sa akin, ang lagi ko pong hinihiling at prayers, Lord, Holy Spirit, lead me. Kasi hindi naman natin makakasasagot yan kung tayo lang, no? Yung mga lingkod ng Diyos. Hinihiling talaga natin yung pagsama sa atin ng Holy Spirit. Through the Holy Spirit, Ate Lala, once you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, tandaan mo, nandyan na yung Holy Spirit sa iyo. Ang kailangan mo lang, kapag nagpe-pray ka, lagi mong babanggitin, Banal na Espiritu, samahan mo po ako. Kayo po ang kumilos sa aming pag-aaral na ito at haplusin mo po yung bawat nakikinig o yung mga bago pa lang. Lagi po tayong didepende. Paano? Through your prayers, mataimtim na panalangin. No? Kasi nandiyan na yung Holy Spirit sa iyo. Iimbitahan mo siya lagi. Sinasamahan na po tayo, mga kapatid ng Holy Spirit. Mas lalo pong nagiging matibay yung ating paglakad dito sa mundo pagkasama natin ang Holy Spirit. Kaya huwag po nating itsupwera yung Holy Spirit. Tandaan nyo. Noong panahon po ng Old Testament, ang kumikilos po dyan at nagsasalita, yung God the Father. Pagdating po sa New Testament, si Jesus Christ na. Noong mawala na si Jesus, ay, noong makita sa langit, si, di ba, sino yung pinababa niya? Yung Holy Spirit. Kaya importante po yun. Hingin po natin, nandyan lang ang Holy Spirit. Mag-pray ka lang, Ate Lala, at sabihin mo, kapag mayroong mga taong gusto mong dalhin sa Panginoon, through your prayers, malaki po yung nagagawa ng prayers. Nasamahan tayo ng Holy Spirit at plusin ang puso nila. Salamat at I think, Ate Lala, nasagot ko po ang inyong wonderful question. Mwa-mwa, chup-chup. Okay. Thank you, Brother Sammy, sa iyong naibahagi ngayong gabi o umaga gito. At I'm sure amen, amen. Sa ating mga manonood nga habang sila'y nananghalian ay yes, so, ninanamnam nila yung iyong amen, message ngayon to umaga gito. Okay. Meron ba tayong mga prayer request?
Wala, pero continue natin ipag-pray lahat ng mga may sakit, si mga kaibigan. Okay. Luz Conferino ay gumaling na. Nakawin na ng bahay. Praise the Lord. Amen. Nakawin na ng bahay kagabi daw. Imagine mo. Diyan marami tayong ipag-pray. Hindi na natin papagitin ang mga pangalan. Opo, opo. Mga kaibigan. Basta sinasabi ko sa prayers ko, Lord, kaibigan po ni Ate Karim, Kuya Ramon, Lord. Kilala mo sila. Kilala naman ang Lord dati. Nating lahat. Nating lahat. Opo. Nating lahat. Okay. Praise God. Alright, sige po. Alam ko pong mayroon po kayong natutunan. Kaya ibalik po natin yung papuri lamang sa ating Panginoon. Palakpakan po naman natin si Lord. Palakpakan po natin naman natin. Hallelujah. Tandaan nyo mga kapatid, kahit sa church, kahit nag-iisa kayo, ilakas nyo po yung palakpak nyo para sa Panginoon. Sapagkat habang malakas daw yung palakpak natin kay Lord, si Satanas na bibingi. Yeah. Yes, amen. Tayo po yung muko at mananangin. Sama Hallelujah. Niyo si Baby Coco. May sipon daw. Si Baby Coco. Sige po. Baka mapunta sa pneumonia. Uy, huwag naman. In Jesus' name, we rebuke it. Yeah. The name of Jesus. Sige po. Tayo po yung muko at mananangin. Ama namin na makapangyarihan, mapagmahal, mapagpatawad, mapagkalinga, Diyos na nasa langit, Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa paggabay sa amin ng banal mong Espiritu Santo, Lord, kami po'y nagpapasalamat sa umaga pong ito, sapagkat tinipon mo kaming muli upang kami po'y mag-sharing, upang kami po'y mayroong matutunan at mayroong pong maipakain sa aming spirit na narito sa aming body. Yes. Panginoon, salamat po sa mga pagkaing spiritual na pinagsasalusaluhan namin araw-araw, Lord, sa biyaya mo. Panginoon, nakakapagpatuloy po kami, nakakapakinig kami ng mga salita mo dito po sa programa na isa sa ginagamit mo, ang programa ng iRadio, Lord Jesus. Amen. Lord, we pray, Panginoon, mas marami pang tao ang maabot ng mga salita mo sa pamamagitan po ng programa ng iRadio LA, Lord Jesus. Yes, we pray, Lord, yung mga nakikinig sa iyo, magpatuloy sila, haplusin mo po sila, Panginoon, upang sila rin ay magkaroon ng tamang relasyon sa iyo at magkaroon din ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin ngayon. Salamat, Lord, sa mga salita mong ito, Panginoon, na dito po umuusbong yung aming faith, Lord. And we pray, Lord, Panginoong Diyos, mas palakasin mo pa, mas dagdagan mo pa, Lord, yung aming faith, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isang narito, patuloy po naming dinadalangin sa iyo ang buhay, ang pamilya, ng buong Pasko family, Ate Karim, Kuya Ramon, yung kanila pong mga mahal sa buhay na may karamdaman din, yung kaibigan po nila, O Diyos. Lord, we pray, hindi po maigse ang iyong mga kamay mula sa langit upang hindi mo abutin ng mga taong may karamdaman ngayon. Lahat po ng mga nakikinig dito, lahat po ng mga kumikilala sa iyo, Lord. Panginoon, sa pangalan mo, Lord Jesus, sinabi mo, Lord, anuman po yung talian namin dito sa lupa, itatalian mo rin sa langit. Anuman din ang kalagyan namin dito sa lupa, ikakalagyan mo rin sa langit. Kaya naman, Lord, ngayon po, kinakadena po namin yung spirito po ng karamdaman sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan nila, Kuya Ramon, Ate Karim, sa mga nanonood dito. Lord, si Baby Coco, Panginoon, na meron po ngayong sipon. Lord, in the name of Jesus, kinakadena po namin yung spirito po ng karamdamang ito. We rebuke you, illness and pain, get out in the name of Jesus. And Lord, pinapakawalan po namin ang spirito po ng kagalingan mula sa iyo. Panginoong Sus, kiniklaim na po namin na pinagaling mo na yung mga tao na pinagpe-pray namin sa iyo na may mga sakit at karamdaman. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal. You are our Lord who heals us, Lord. Exodus 15:26. Ikaw, Lord, ang nagpapagaling ng mga may karamdaman, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng biyaya, ng blessings, Lord. Panginoon, niiwan po namin, O Diyos, yung patuloy na gabay mo sa aming lahat, yung pagpapala mo sa aming lahat, yung protection mo sa amin, at yung provision sa aming lahat. Even yung mga pastors, Lord, pinagpe-pray po namin sila. Mga ginagamit mo, mga lingkod mo dito sa iRadio. Kaming lahat, Lord. Even sa mga churches, Lord. Sa mga iba't ibang denomination na mga naglilingkod sa iyo. Bless your people and bless your children. Salamat, Panginoon. Maingat na po namin binabalik sa iyo. Ang walang hanggang kapurihan, kapasalamatan, pagliwanhati. Ito po ang sama-sama naming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Yes. Brother Sammy, maraming salamat. Thank kapatid. You, Brother Sammy. Maraming salamat po, Ate Karim, Kuya Ramon. I love you all. Mwah, mwah. Chup-chup. God bless. Bye-bye. God bless. Alright, bye-bye. Thank you. Thank you po. Alright. Brother Sammy Santos, maraming salamat. Talaga naman, oo. Pag pumana talaga si
si Kaambo. Yeah. Yung mga tutulog-tulog dyan, eh, magigising. Matthew 18:20, ang sabi po rito, for where two or three are gathered together in my name, I am there among them. Mm-hmm. Yan po ang sinabi ng Panginoon, kung meron daw dalawa at higit pa sa dalawa, ang nagtipon-tipon, nagsama-sama, ang aking presensya ay nariyan. Yan po ay nasa Mateo 18, versikulo 20. Kaya tayo po ay hindi lang po dalawa, marami po. So, ibig sabihin ay nandito ang ating presensya ng ating Panginoon. Gaya na sabi ni Brother Sammy kanina, ang interest ng tao ay doon sa mga bagay dito sa mundo, no? Ang binibigyan natin. Pero pag salita ng Panginoon ang ating pinag-uusapan o ang ating ginagawa, wala, binabaliwala. Bakit? Kasi yun nga ang kailangan ng tao ay yung pangangailangan niya sa araw-araw. Pero kapag dumating na tayo ay nagkasakit at meron ng pangangailangan na matindi, doon lang lumalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi yun ang kailangan. Bakit hindi natin baliktarin ang lahat? Ano? Mas kailangan natin yung Panginoon kaysa sa mga ibang bagay. Ang sabi po ng Panginoon sa atin, hindi ko kayo pababayaan at hindi ko kayo iiwanan. Tandaan po natin yan, ang salita ng Panginoon. Alright? Back to you, Crutch. Meron tayong message? Okay. Wala naman. Siyempre, bago tayo magtapos, muli maraming salamat sa inyong pakikinig, panunood. Kahit may ginagawa kayo, nakatutok pa rin kayo. Thank you. Maraming salamat at glory to God every day. Ang naililista ko dito mga viewers natin ay umaabot na po ng 60, going up and up and up. Ayan, salamat sa Diyos talaga. Hindi natin binabrag yan, kundi nagpapasalamat tayo at nadadagdagan po ang mga ating manonood. Mga mananampalataya. Yes. Hindi man lahat ay Christian na, edi makakatulong kahit paano ang iRadio. Mm-hmm. Ayan, dahil siyempre sa mga salita ng buhay na binabahagi naman ng ating mga pastors. Thank you so much! Sa bukas, balik tayo ulit. Si Pastora Maridet. Yes. Ayan. Okay. Paalam at syempre, tayo. Thank you sa inyong lahat. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Pakifollow po din ang ating Facebook channel dito po. At yung mga hindi pa nakakapag-follow or hindi pa sila friends ng iRadio, mag-request po ng friend request dito sa ating programa. Nang sa ganun po ay makakasali po kayo sa ating mga games dito at sa ating mga activities dito po sa ating programa. Supportan po natin ang Covenants for Christ, headed by Brother Toots and Sister Oi Sarcos. Ganon din po ang Covenants for Christ, cross-culture. Cross-culture, rather. Ano ba yun? Napapapalit ko talaga. At syempre, SMG Manila, and also yung, ano pangalan nito? iRadio India, nakakalimutan ko, Pastor Abhishek. And I will call you on Friday if you're watching right now. And of course, ang special moments with God by Let's Talk to God pala. Ayun, by Pastor Sunny Rivera. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless. And enjoy your lunch po sa inyo. Enjoy! Yeah. We love you. Magpuri, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ano man ang dumarating. Thank you.
Ikaw lamang Ama, wala nang iba. Ito po ang iRadio, ang linitod para sa pamilyang Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.